Okay. I would like to ask you, in your own institution, can you classify the coordinators present in your school? Because here in St. Paul, in the senior high school, we have academic coordinator as well as, what do you call this? Grade level coordinators. In your school, who are the coordinators or what are their classifications? I know you have coordinators in your school and probably we have this kind of, we have coordinators here in this class. Okay, someone messaged me, Gen Ed coordinator. Department coordinator, For us elementary school, we have subject coordinators. How we about have, the other school? We have academic director, and we also divided our grade levels into four clusters. So we have cluster heads, sir, instead of coordinators. Is that applicable to private or public? Is that a public or private institution? Private school, sir. Okay, thank you. All right, thank you for that. So each school, we have different kinds of coordinator. But normally, what we have in a basic education school, we only have this kind of subject coordinators. When we say subject coordinators, these are the leaders who handle a specific subject department. For example, he is the subject coordinator for math, the math coordinator, science coordinator. But we also have this kind of grade level coordinator. The grade level coordinator is the one assigned or the leader for those teachers who are handling a specific grade levels. For example, grade 7, all the advisors are under this grade level coordinator. Okay? And sometimes we have this kind of academic team leader. Who are these academic team leaders? They are the one who handle the grade level and academic coordinator. Okay? Sila yung leader. But what is the difference between the academic, the subject, and the grade level coordinators? The subject coordinators, they are handling the teachers when it comes to academics. Okay? When we say subject or when we say grade level coordinators, these are the coordinators who handle the discipline of the students or the attendance of the students. But I'm just saying this because these are the two basic types of coordinators. In some schools, these were modified, diba? Yung iba dito, like they have this kind of coordinator. I can see here that, yeah, student activity coordinator, they are the one who handled the activities, diba? We also have this brigada coordinator. What is SBM coordinator and feeding coordinator? Can you enlighten me with this one? Because I do not know what are their function or responsibilities. Yes, we have grade level coordinators, grade 11 and 12 coordinators. We only have head of department, supervisor, and superintendent. I think it depends on school. If the school is really small, we cannot really have a lot of coordinators. Here in St. Paul, we only have academic and subject grade level coordinators. SBM school-based management, okay, coordinators. Ayan. But who are these coordinators? How do you arrive with that kind of title? Okay, sige. Let us discuss on how to be a coordinator. What do you think are the factors or the requirements, the standards needed to be a coordinator in your school? Now, okay, someone messaged me, leadership skills. Okay, tandaan, remember, the first one is leadership skills. Of course, if you don't have this kind of attitude or characteristics on how to be a good leader, how your teachers can follow you? Okay? Leadership skills, leadership attributes. If you're not that authoritative, okay, hindi susunod ang teacher mo sa'yo. They will dictate you. Okay? Number one, leadership skills. Number two, do you think coordinators should be knowledgeable?
with their subject matter? Yes or no? Yes. Yes. Why? Why yes? Why? Why do you think that coordinators, especially the subject coordinators, they should be knowledgeable with the subject matter they are teaching or handling? Okay, someone messaged me. You cannot give what you don't have. That's correct. And besides, there are teachers who are newly hired. The neophyte, the beginners, of course, they will rely to you. Okay? Not only with the experience, but as long as the content. Diba? They will be the point of contact of other teachers. Correct. Another one, nag-check ba ang coordinators ng exam ninyo? Nag-check ba siya? Yes, diba? If the coordinators do not know kung ano nakalagay nun sa test paper, they might just sign it without making any corrections or feedback. Coordinator will spearhead most of the time, okay? And during observation, okay? Mama, niloloko na pala kayo ng teacher ninyo kung hindi mo alam yung topic, di ba? So they can also guide the team and give constructive feedback to give an appropriate feedback based on the subject handled. Okay, but now during the spiral curriculum, and you know spiral curriculum, for example, in science, nung panahon natin, we have our own specialization, tama ba? We have biology, chemistry, physics, general science. Pero nung nagkaroon ng K-12, okay, nagkaroon ng isang coordinator sa science. So mahirap sa part ng isang, halimbawa, I am a bio teacher. I'm a biology teacher. How will I check the test questions of my teacher who are physics major, 'di ba? It's one of the the disadvantages of the K-12 when it comes to leadership. So as a biology teacher and also a subject coordinator, I need to know, I need to study. 'Di ba? That's the second one, number of leadership, second knowledgeable. Third one, what is the next standard on how to be a coordinator sa eskwelahan ninyo? Ano pa tinitingnan? Other things, wala ba kayong coordinator? Credentials, okay. When you say credentials, educational attainment, educational background. Do you think it's a must today for the coordinators to finish masters? Yes or no? Yes. Okay, correct. Yes. Yes. Okay. Why? Why do you think that coordinators now should have finished their masters or even just this kind of units in PhD? To be more credible enough. Ha? Yeah, credibility. Credibility. And you know the world is changing. Am I right? They must be one step ahead. Yes, that's correct. Kung sila ay nasa chapter 1, ikaw chapter 2 ka na dapat. Okay, to become more reliable. Yung coordinator nyo ba, alam ba ibig sabihin na high flex? Oh, baka hindi pa alam yan. That's trending in the education. Yung mga AI, the artificial intelligence based website, dapat alam yun na coordinator. And we are now in this kind of world. We are now in the VUCA world. Diba? Alam ba ng coordinator niyan? They should be up to date in knowledge, credentials. Okay? Another one, I can see, that's a third one ha. The fourth one, I can see here, the length of service or tenurity. Sige nga. Dito talaga eh. Dito talaga nagkakatalo lahat ng school eh. Sa tingin niyo ba, pag matagal ka na sa school, ikaw na dapat na coordinator? Yes or no? No. No. No, yes. Someone PM me, no. May I know the reason? Kasi that is the practice. Eh. Even in my former school, if the one of the coordinators resigned due to retired, 60 years old na, they are eyeing sino? The next na matanda. Okay, why do you think that no? Why do you think, why no? Though they have been one of the
foundations of the school, sila yung mga haligi na nga, eh, but hindi sila pwede maging co-or, eh, ang tagal na nila. Why? Nako, baka kasi may coordinator dito, nakakaya naman. Diba? Yung mga season teachers, nakakaya. But that's the reality. Bakit hindi pwede? Someone messaged me, some are not really improving, growing personally and professionally. That's the reality. Pwede bang sabihin natin sa mga matatanda na teacher na wala kasi kayong ambisyon? Can we say that? Can we say that? Wala kasing ambisyon sila eh. Kaya ayaw nila. Of course, no. No. Yes. Don't blame them. Perhaps, you know, contentment depends sa tao. Naniwala kayo? Yes. If they are contented for being a teacher, that's fine. Don't blame them. Don't say that they are not really ambitious, that hanggang dyan ka na lang. Okay? Happiness is something that we cannot really define. Diba? Contentment, we cannot really define that. Gusto ko ganito lang ako, masaya na ako, kasi yung mga anak ko, dito nag-aral sa school na to, malapit lang tong school na to, malapit lang yung school sa bahay namin, and masaya na ako rito. Okay? So, we cannot blame them. Okay? Maybe they don't want to get out from their comfort zones. Perhaps. Pero, yeah, we have reasons kasi, di ba? May kilala ba kayo mga ganyan sa office na matanda na but hindi man umangat ang level nila? Like, teacher one. Di ba meron? And we cannot blame them. Perhaps, siguro kaya hindi nag-masters kasi mahal ang masters. Di ba? Siguro marami silang ginagawa. Don't blame them. Okay? Again, contentment, we cannot define that. Yan. Someone messaged me, if they don't have the first three attributes of a coordinator, they will not be qualified. So, sa tingin nyo ba, kailangan pa rin bang ilagay ang length of service as a standard or requirement to be a coordinator? Yes or no? Oh, nahirapan kayo mag-decide. Ano, natatakot? No? No, sige. Samahan nyo naman. Grabe naman kayo sa mga matanda. Puro no talaga, no? Actually, you can still put length of service. Pero hindi na ganun kasing laki ng educational attainment. Gets nyo ba ako? Kung may 100%, siguro pwedeng 5% or 10%. Kasi ano bang pinapakita pag length of service? Yung loyalty. And that is something that you cannot buy sa isang taong, sa isang empleyado. Diba? The loyalty. So let's put a small premium sa pagiging loyal. Totoo yun. Diba? Huwag yun mo maliitin yung mga matandang teacher na hindi naging co-or. Pero if you will ask them about the experiences, mabubuhay ka sa kanila. Ang dami mong matutunan. They will say na, naku, yung anak nga niya, yung apo, okay, yung tito, tita, naging estudyante ko, diba? And they are really proud. Diba, napansin nyo ba noon, before the pandemic happened, minsan may bibisita sa school ng mga iba't ibang batch at sila unang pinupuntahan, diba? Ikaw na mukhang bago, parang, ano, parang out of place ka kasi hindi mo sila kilala, diba? Yan. Konti na lang po ang faithful ngayon. Saan? Sa pagtuturo? Yes, siguro kasi napapagod. Naniniwala ba kayo pag napapagod ng tao, dalawa lang 'yan. Bakit ba napapagod ng tao? Nagsasawa na, 'di ba? Ay mali pala 'yung word ko. Mali pala 'yung ano ko. Pag paulit-ulit ating ginagawa ang isang bagay, dalawa lang 'yan. Nagsasawa ka na o nasanay ka na. Yung iba diyan matagal sa pagtuturo. Hindi ko lang alam kung nagsasawa na o nasanay na lang. Diba? So, and there's a certain points for length of service. Yes, like what I've said, just small points lang. 5 to 10 points. Kasi that's loyalty and experience. And if someone PM me, po sir, I am contented to be a teacher. I just want to stay in the classroom as an advisor. I just enjoy being with the children or learners. But I'm studying MA to broaden my knowledge and hone my skills. Ayan, ang ganda naman ang point ni ma'am. Ba't ba kayo nag-MA?
Sige nga. Oh, wag magpa-impokrita. Kasi para tumaas ang sahod. Okay. And you know, may salary scaling ang teachers. And one of the highest points is finishing a certain level. If you finish MA, that's a good point. Diba? Totoo yun. Okay, diba? Okay, for my professional development. Mga pang Miss Universe to eh. Diba? Ng mga tanong. But actually, the reality, one of the reasons is of course salary scaling. Mataas. Pag nakapag-MA and PhD ka. But I do not know, in the Middle East, do you honor the MA in salary scaling? I think, hindi. Kasi may mga... Oh, in our school, sir, yes. Yes, sir. Yeah, there is an additional for this. But it will be thousands? Malaki ba? Or hindi naman? Yes. Malaki. Thousands pa din po, sir. Ah, okay. Diba? Hindi naman. In public... Ano po? Advantage din na may masters talaga. Salary-wise, mas yes. Malaki sa ako nila. O, kaya palaki like ng spot at all. Like if you apply to other schools, the offer will be higher. Yeah. Okay. Yes. So mag-PhD na kayo. O baka MA lang. Soon. Soon. Step by step, sir. Yes, oo. Kasi magastos din. Totoo naman talaga. Parang ano lang, parang business lang yan, no? Pamumuhunan ka muna. And eventually, aanihin mo yon. Okay? Here in the Philippines, sige sa public school, ang MA, malaking points ba? I'm not in the public school. So, may mga taga-public ba rito? Or wala? Wala ata. Okay, sa ano? Yes, sir. Sir Dante, sa public school ka ba? Yes, sir. Okay, ano public bang, kapag kunyari, MA, nakatapos ka ng master's, ito, ano nangyari sa level? Pag mag-ranking po, sir, pag full-fledged po, 15 points. Yes, sir, 15 points po yung sa ranking. Ah, okay. So, master teacher 1 na agad yon kapag kunyari, ay teacher 1 ka? No, sir. For example, teacher 2, magpa-rank po for teacher 3. So, if I'm a full-fledged master's holder, 15 points po yung EQ, educational qualification. Sa ranking po, ang bigay nila is 15 points pag full-fledged po. Malaking points yon pag 15 yes, points. Yes, malaking points po. Ah, okay. At least, siguro you have to garner 70 points o malaki na yung 15 points to qualify sa next rank. Parang ganun po. Parang matagal ang process in public school? Yes, sir. Nako. Matagal pala yan. For example, kunyari, I'm a doctor. Pumasok ako sa public. Will I be automatic master teacher or I will still be teacher 1? I think parang teacher 2, sir. Ah, so teacher 2 lang? Teacher 2, yes. Oh my God. You have to, you know, pa siguro at least 3 years. After 3 years, saka pa pa magpa-rank for the next rank. Okay. 3 years in service muna. Yes, thank you, Sir Dante. And I can see the salary grade of the teachers of master. Malaki siya compared talaga sa mga nasa private. Okay? Yes, so, sir. Ayun. Talagang malaki talaga ang dahilan. Ay, malaki rin. Malaki ang pera. Kapag talaga nakatapos ka ng masters. But I hope na hindi lang talaga yun ang ano ha, ang inyong main goal. Bakit kayo nag-masters? Of course, for our students. Because what we are catering ay yung mga estudyante natin. Okay, so we have ano yung number 1? What is the first requirement? Leadership skills. Okay, number 2, ano yung number 2 sinabi natin kanina? Knowledgeable. Ano daw? Knowledgeable with the subject matter. The third yes. One is yung credentials. Next, ano pa? Tenurity. Okay, yeah. So kulang pa yan. We're still missing some standards. Ano pa? Ano pa pwedeng ano? Requirements on how to be a coordinator. Do you think attendance should be also checked? Punctuality? Punctuality?
Yes. Okay. Punctuality not only in going to school early, but also submitting what? Requirements on time. Diba? We are required to submit exams. We are required to submit grades. And as a coordinator, dapat you should be punctual. Yeah, not only attendance, but in submitting. And mapansin nyo ba, with our seasoned teachers, they are not using Excel. But when the principal says that you need to submit that on Monday, they will submit that using a calculator. Tama ba ako? Sila pa ang unang nagpapasa ng lesson plan. Samantalang ako, ng Excel na, calculate, ano, hindi nag-calculator, matagal pa magpasa. At doon magaling sila. They are really efficient with that. Yeah. Being prompt or punctual in all aspects. Another one, pang-anim, do you think performance should be also considered, like a good observation, good demonstration? Can you consider that? Yes. Diba? Of course, how will you evaluate your teachers kung ikaw hindi ka marunong magturo if you don't have a good classroom management? Diba? Sir, ang dami palang tinitignan para maging coordinator. Ang dami. Performance rating is correct. Ang dami pala. Okay. Now, look at your coordinator sa school. They really possess the things that I've mentioned? Yes or no? Yes, sabi ni Ma'am Nancy. Si Ma'am Nancy at I think is academic coordinator. Am I right? Yan, diba? Siyempre ba, yes. Okay, ayan. Yes with reservation. Some yes, some not at all. Okay, why hindi lahat? Kasi wala nang choice. What do you think? Bakit hindi lahat? Why with reservation? Why some yes, some not at all? Why? Wala na kasing choice ang school. There is still improvement. Wala nang iba. Okay, sige, itong next question ko. Can we outsource coordinator? When I say outsource, you will not be getting coordinator inside the school, but outside the school. For example, you are the HR or the principal, nawala yung isang coordinator. How will you going to deal with it? Are you going to get inside the school or outside the school? What's the question, sir, again? Ano? Saan ka kukuha ng coordinator? Inside the school or outside the school? Inside, sir. Inside. May another reason why inside? Eh, wala ka ng choice, eh. Well, in our school, sir, it's like a promotion or something. Like, sa school namin, bago lang siya ng school. So, we just got, may open na, for example, science lead. Hindi na kami kumuha sa labas. Within the science people na lang kami kumuha kung sino yung gusto mag-apply, sino yung gusto magpa-promote sa position na yan, something like that. It's like an additional activity. It's like additional role with additional compensation din. So yeah, within the school na lang. Okay. The good thing, thank you, Sir Timmy. The good thing, hiring a coordinator inside the school, they know now the system. Diba? They will not have any transition time. They will not undergo any training kasi they know the school. Kilala niya who is the librarian, the cashier, easy transition, okay, 'di ba? And if you are the HR, napakasarap tignan. Wow. I hired this employee, a teacher way back 10 years ago and now he or she is now a coordinator. 'Di ba? Ang sarap tignan, 'di ba? Sa school lang galing. Okay. But, okay, what is the good thing about getting a coordinator outside the school? Alam mo, number one, there won't be no biases. Naniniwala kayo? There will be no bias. In decision making, he or she will be objective. And you know, kapag kumuha ka sa school, coordinators have friends. Tama ba ako?
they have kind of circle of friends. If we will, if a coordinator inside the school will be deciding, marami siya i-consider, ay, baka magalit siyang friend ko. Ah, okay, ganito. But if you will outsource a coordinator, they will not be biased. Totoo yun. Hindi sila they will not be influenced by any members of the school community kasi galing sila sa labas. But the truth of the matter is, it's true. We can outsource a coordinator as long as they manage to have the standard or the requirements. Anong gagawin mo? PhD siya. Oh, 15 years in teaching. Oh, ano pa, maiba't iba pa siya mga trainings and seminar. How will you not accept that? Diba? There will be the time they will be subjective, not objective. Ayan. They are flexible enough to adapt to the system. Yes, we can outsource, okay, coordinators. Diba? Now, sa tingin nyo ba, pwede na kayo maging coordinator? O, unang slide pa lang yan. Pasok na ba sa banga pagiging coordinator ninyo? Pasok na ba? Karapat dapat na ba kayo magkaroon ng pagtaas ng sahod? Diba? Habi ni Sir Dante, yes, proud. I guess, yes. May nag-PM, hindi pa po. Konting push pa. Diba? Kasi pag sinabi mong yes, parang yabang ko naman, diba? So, ayan. Not yet. Okay, okay lang yan. And you know, alam niyo naman, lahat ng bagay may tamang pagkakataon. Diba? Maniwala kayo doon. Ako, I've been teaching more than a decade, but hindi pa ako nagiging coordinator. I'm just a plain teacher. Plain teacher lang ako. I don't hold any position in St. Paul University, Manila. I'm just a plain senior high school biology, chemistry, research teacher, and also a grad school professor. Yun lang. And I'm happy with that. And I know I will be a coordinator siguro in God's time. Diba? Ayan. So, ayan. So, let's move on. Ako, unang slide pa lang tayo, sir. Ang daldal mo talaga. Ayan. Let's now move on with the next slide. Okay. The supervisors or coordinators' unique leadership role. Number one, they are the key person in the management. He or she makes decisions, interprets policies, and controls the work. Who creates your schedule and loading in the school? Is it the coordinator or the principal? Who creates the loading and the schedule? Academic and vice president? Coordinator? Okay. In public, head teachers, vice principal, coordinators. Okay. Actually, in creating the schedule and the loadings, the teaching loads, it should be the principal and the coordinators. Dapat may coordinators. Bakit? Kasi kilala niya ang mga teacher niya. Tama ba ako? Alam niya ang expertise niya. Okay, sige, ganito. Tinatanong ba kayo kung ano ang gusto niyong load? Yes or no? No, certainly not. Why? No. Why? No, sir. Automatic lang siya. Automatic lang siya natanggap namin. Like, yes. Okay, simple ako, grade 6. next term. Oh my God, pinapunta pala ako ng grade 9. Parang gano'n. Yeah, it's always a surprise every school year. Diba? Kaya nga exciting lagi pag pagpasukan. Maliban sa may mga nag-iikutan ng position, pati loading mo, umiikot din, diba? Bakit? Hindi ba kayo pwede magsabi that you are not confident teaching that subject? No. Bakit? Kapag nagsabi ka, ano ang sabihin sa'yo? Reklamador? Hindi naman sila nagsabi ng ganun. Pero parang in-expect na lang namin na, okay, fine, mama, assign kami any subject, ganun. Or any grade level. May nag-message. Pwede ka naman magsabi na na parang hindi mo kaya, pero ipupush ka pa din nila. Kaya mo yan. Kaya push. Like, kaya mo yan. Kaya mo yan. Ganyan. Positive. We believe in you. Something like that.
Maniniwala naman kayo. Scam. Eh, wala ka lamang yes. choice. Scam. Ay, binigay mo sa'yo. Nandyan ka na. Na-scam kami doon sa praise na yun. We believe in you. Oh. Okay. Ang sabihin sa niya, you should be flexible. You should be versatile, di ba? Yeah, exactly. Di ba? May nag-message, basta wag math, I'm okay with all subjects. Siguro sa elementary. Elementary, it's ano, actually, in elementary, dapat talaga alam mo lahat ng subjects. Alam niyo naman, di ba, pag elementary, you will handle all subjects. Pero in secondary, kasi it will be really difficult. I'm a science teacher. Paturuin mo ako ng ano, ng Filipino. Though I'm a Filipino, of course, iba pa rin yung gramatika ng Filipino. Iba ang panitikan. Di ba? And remember, teachers, okay, we can't really compromise the learning of our students. Ako ah, personally, though it's mahirap talaga. Kasi syempre, bago mo sabihin sa principal or sa coordinator, nakakaya, di ba? Pero I think the best way is to write a letter. Write a formal letter and your reasons. And dapat yung reasons valid. For example, hindi ko talaga kayang ituro to. Anong gagawin nyo? Kasi at the end of the day, ang mahihirapan dalawa, ikaw at ang estudyante. Totoo yun. Madaling sabihin sa part ko, okay? Madaling sabihin. Pero alam ko nahihirapan kayo sabihin sa coordinators. Pero minsan kailangan talaga ng lakas ng loob. At minsan pala pagbigyan, makakahinga ka ng malalim. That's true. Diba? Ayan, diba? Wait, magbasa. Ang dami nagpa-PM. Nagiging sumbungan ng subject ko. Ayan. Minsan nahusunod, mas dalas hindi. Okay, no choice because si konti lang teachers all subjects. Yes, diba? Yes, Ms. Riza, you're raising your hand. Hi, good morning, sir. Hi. Good morning pala dito sa ano. yeah, in addition po sa mga sinasabi ng mga friends ko, yes, we don't have the choice. Kung ano po yung binigay sa amin na load, yun na po yun. But the thing, the good thing po in our school is we have this peer mentoring po. We have peer observations po with our colleagues. Yung mga old teachers na, we train some of the new teachers po para maging confident naman sila on how to deliver the lesson. Especially yung lesson, yung subject po na talagang hindi sila confident kung paano siya ituro. So may mga trainings din. Ganon. Okay, thank you Ms. Riza. Actually, nabasa ko kasi yung mga ginawa niyong ano, kanina, yung pre-assessment activity, and some of you are not risk takers, di ba? Actually, ako, I'm a risk taker. Actually, ayoko yung, actually, kung totoo nga lang, I don't want to teach the same subject every year na lang. Every year, bio, puro bio na lang. Nakakasawa din, di ba? Pero wala akong magagawa yun ang major ko, di ba? Actually, hanggat kaya ko magturo ng iba, gusto ko magturo kasi minsan nag-asawa na ako, like, hindi na ako nag-prepare, di ba? Hindi na ako naghahanda ng lesson kasi kukopyahin ko lang yung PowerPoint ko last year, di ba? Babasahin ko lang notes ko. Parang wala, hindi na nakaka-excite, okay? Minsan kasi, ano to eh, nasa tao rin yan, if you are risk taker. Yan, sabi niya, for elementary, sir, they cannot choose, but for high school, more or less expected nila ang subjects nila. Yes. If I'm a science teacher, I'm expecting I will be teaching science, but I cannot choose kung anong grade level. Kasi grade 7 to 10, science talaga, wala kang magagawa, di ba? Yes po, we elementary teachers are like jack of all trades, master of none. That's true. That is the saddest part. We cannot choose, kaya need mag-MA talaga kapag general educators. That's correct. Okay? But sana, no, wish the coordinators and the principal should think also the welfare of the teachers. Okay? As well as yung kanilang, ano talaga, no, we can't really compromise, yes ko. Paturuin mo ka na, mat, hindi nga ka marunong magbilang, di ba? Magaling ako sa pag-complete ng sahod. Pero sa pag-complete ng mga integers, hindi marunong, di ba? Ayan, yes, Miss Nancy. Good afternoon po sa mga nasa Pilipinas. Sir, sabi nyo kanina sana makakapag hindi mo magreklamo kung hindi sasabihin mo kung ano yung nararamdaman mo. Sa aming case, previous to the pandemic, syempre yung elementary katulad nga lang sabi ko, more or less wala silang choice kasi nga general education sila. Pero po this year, sir, nag-try na kami na after namin maibigay sa kanila yung mga subject, before mag-start yung classes,
binigyan namin sila ng time to look at the subject loading, tapos makita nila na kakayanin ba nila o hindi. Kasi in the past, lalo na po nung naka-online, fully online, talagang doon namin nakita yung sobrang hirap talaga ng mga teachers na ituro yung hindi talaga nila tinuturo in the past, tapos naka-online ka pa. Ang hirap mag-check, ang hirap maggawa ng PowerPoint. Kaya po this year, tinry namin dahil nga transitioning from online to face-to-face, tinanong na namin sila. So far, meron pong dalawang nagsabi na baka pwede siyang bawasan or baka pwede siyang palitan ng subject na yung mas sanay siya. And hopefully po ma-implement nga yung sana meron sila talagang chance para amili. Kaya lang, ang difficulty po sa amin sa private eh, konti lang po yung mga teachers. So talagang paghahati-hatian yung mga subjects. Yan lang. Yes. Thank you, Ms. Nancy. At least you have tried asking the teachers, not like dictating, ay turo mo tong subject na to. Kasi kawawa naman yung teacher. As in, kawawa talaga. Madami na ginagawa ang teacher. It's a burden pa. Kailan lang masaya ang teacher? Pagtapos ng school year. And minsan, after school year, you will attend a lot of seminars. Diba? And minsan, nakakaantok. Diba? And yun, wala kang choice. Diba? So yun, gawin natin masaya ang buhay ng mga teacher. If you will be the coordinators, susunod na mga panahon, isipin nyo ang nararamdaman ng teacher ninyo. Okay? In my previous school sa Pinas, they are asking us which subjects we are confident to teach. Ang disadvantage lang nito, most teachers would choose minor subjects even if kaya naman nila mga major subjects. And some don't want to go out their comfort zone and choose the same subjects na nature na nila before. That's correct. Yan, di ba? Bakit ay nilang umalis comfort zone nila? May mga teacher nagtuturo ng grade 7, siguro 20 years na, ayaw malang umakit ng level. Kasi ayaw na nila ng bagong preparations. Tama ba ako? They are really in their comfort zone. Yan. One reason is the loading. Yes, minsan, pag kulang ang load, apipilitan kang kunin yung subject na yon. Kasi bakit? You will be under load. At pag under load, sakto ba sahod nun? No, it's like doing a part-time. Diba? So yun. So, coordinator, you are the key person in your department. You can control the work actually. But coordinators, can they really make decision in the school? Yes or no? Can coordinators make decision in the school? No, I don't think so. In our school, no. Hindi pa rin sila. They can suggest. Permission. They can suggest. But the final decision is not in their hands still. Yes, diba? Ganito yan eh. Actually, coordinators can make decision within their department only. Tama ba ako? Pwede yon. Pero sabihin mo na, gusto na magpatayo ng building. Aba, sino ka? Patayo ka ng building? Hindi yun pwede, of course, diba? Walang ganon. The coordinator can only decide within their department only. Okay, for example, ma'am, I want to have this kind of assessment in my grade 7 English. Of course, the English coordinator can decide on that. Hindi na kailangan paabutin ng principal. Okay, that's the first unique role. They are the key person. Another one, din sasabi ko yesterday, pag may meeting, sila lang representative. Okay, you will have the departmental meeting first, and then bago yung institutional meeting, wherein ang nandun lang ay mga coordinator. Okay, next. Next. Supervisors caught in the middle. Why caught in the middle? Kasi half of their heart belongs to the admin. Kasi mga middle managers din sila kahit papano. Totoo yun. And supervisor ay teacher din. Alam niyo yan. And you know. Sa school, okay, sa school niyo ba, May contrasting views ba ang admin at teacher? Yes or no? Yes. Bakit? Kasi hindi kasi minsan naiintindihan ng admin na marami ginagawa si teacher. Tama ba ako? For example, exactly. The registrar,
ang dami yung request, ewan ko sa inyo. Ang dami yung pinagpapagawa sa amin. Hindi nyo alam, ang dami namin ginagawa. Kayo pag uwi nyo ng bahay, mga asawa at anak na lang kayo. Kami pag uwi ng bahay, mag-check pa ng lesson plan, ng mga test paper. Tama yun, di ba? Okay. Para sa part naman ng mga teacher, hindi naman ang tinutrabaho ng mga admin. Kasi ang admin, may mga deadline din na sinusunod. Okay? So, kaya lagi magkaaway yun eh. Magkaaway lagi ang admin at ano eh. At lagi napapasin ng mga teacher, nako, mga nasa library, mga kumakain lang naman yan eh. Totoo naman, nag-uusapan yung mga ganyan. O yung mga nasa finance, wala mag-ginagawa yan, kundi magpa-order. Wala mag-ginagawa. O, diba? Laging ganoon. Okay? Pero hindi nila alam, ang teacher, madaming ginagawa. O, yan. Ano pa? Okay. Third one, it should be marginal. Sorry, it's not managerial, it's marginal. It means that, ano, marginal means mababaw lang yung pagiging supervisor nila. He or she is obligated to act like a manager but does not receive full participation in the management. Okay. Alam niyo naman iba't iba klase ng meeting sa loob ng school. Merong mga mancom, merong supcom. Alam niyo ba yung mga ganon? Execcom. Okay. May mga executive meeting, supervisory meeting, merong mga management meeting, hindi lahat kasali doon ng supervisor. Marginal, mababaw lang kanilang pagiging supervisor or coordinator. Another one, last, they are just another worker. They are also teachers. Sa inyo ba, in your school, ang co-er ba may teaching load? Yes, diba? Yes. But what can you notice with their teaching load? What can you notice with their teaching loads? Konti lang. Diba? For example, if the normal load is 5, sakala siguro mga 2 or 3 lang. Okay? Bakit? Kasi they need to attend to their supervisory ano responsibilities. Ano ba supervisory? They do corridor visit. They check the lesson plans. They check different documents. Attend meetings. Talk to the parents. Diba? Marami rin silang ginagawa. Okay? Marami ginagawa ako. Akala nyo lang, siyempre may time talaga walang ginagawa. Parang tayong teacher, may mga time na walang ginagawa naman, di ba? Yes, Sir Dante? Sa amin po, sir, no, sa public, yung coordinatorship po, considered one subject po. Ah, okay. One load, yes po, sa public. Sa amin, sa elementary namin, no, pag may coordinatorship ka, considered one load yun. So halimbawa, dapat may 6 load kami. So yung isa, pag coordinator siya, 5 subjects lang ang ibigay sa kanya, teaching load. Pero ganun parang madami pa rin yung 5 subjects, no? O 5 sections. Madami pa rin yun, no? Sample lang yun, sir. Sample lang. Parang normal, di ba? 5 regular load. Kasi normally, ang mga supervisor ko ay mga 2 lang eh. And kapag lumagpas ng 2, overload na yon. Tama ba ako? Overload na yon. Okay, now, yes, sir. Since, thank you, Sir Dante, since they are just another teacher, sige, may question ako. Dapat bang makatanggap ang co-or ng dagdag sahod? They are underload. Dapat, bakit? Oo. E, bawas ka naman ng subjects eh. Para sa makain ng oras ng pinapasok, yung oras na underload ka is you will do supervisory responsibilities, and I think it's the same. Do you think kailangan nila ng honorarium, allowance, dagdag sahod? Independ, walang dagdag. Nako, hirap, no? Tinitipid. A big yes. Ato si Miss Nancy, co-or to eh. Do you receive allowance? Yes or no? I will not ask for the ano. Yes, sir. Yes, diba? Bakit ba kailangan makatanggap? Thank you, Miss Nancy. Bakit ba kailangan makatanggap ng honorarium ang isang co-or? Kasi number one, nung pumasok ka ng school, hindi ka naman coordinator eh. Di ba teacher ka? Wala namang course sa college na coordinatorship. So it means it is beyond your responsibility. Yung pag-check ba ng lesson plan, tinuro ba sa'yo ng college ka? Corridor visiting, tinuro ba yun ng college ka? No. It is something that it is beyond your responsibility as a teacher. So you need to have, actually, it should not, ito ha, hindi pwedeng ganito. Ewan ko ginagawa ng school nyo to.
pag coordinator ka, hindi dapat dagdag sahod. It's like honorarium lang. For example, if your basic is 20,000, you will have honorarium of 5,000. Para in case na maging teacher ka ulit, kasi bawal yun in DOLE, in Department of Labor and Employment, bawal bawasan ng sahod. So it's like an honorarium lang. So pag hindi ka na co-or, wala ka na honorarium ng 5,000. But you will still have the basic pay of 20,000. Okay? There is a pressure that comes with the supervisory position. Yes. You know what? Mahirap. Alam mo, totoo lang, mas masakit pa sa ulo mag-handle ng teacher kaysa estudyante. Totoo ba? Dahil may mga teacher na hindi nagpapasa ng requirements, nagpapasa on time, laging late, may mga pasaway na teacher. At minsan ang hirap kausapin ng teacher. Mas okay pa nga mga bata eh. Yeah, may dagdag po talaga, just in case may absent po sa department, ang co-or po ang magsasub. Yes, may mga ganun tayong rule, di ba? Minsan coordinators yung nagsasub pag absent yung teacher. Yan, di ba? May nagets bang lesson natin? Nagets ba so far? Naku, pang ilang slide pa lang tayo, pangatlo pa lang. Is everything clear? Ayan ha, if you have any questions, yes, or something ha. Okay, and this is the reality. This is the reality. Sabi niyo sa akin kung hindi yan ang realidad. Okay? Now, successful supervision is due to the following. Number one, ability and willingness to delegate work. Alam niyo naman na naranasan naman natin during the before the pandemic that, for example, the Filipino month, one a week, di ba? Nagkakaroon ng activities. Do you think yung Filipino co-or lang dapat kumilos? Of course, hindi. Mamamatay yung coordinator kung siya mag-asikaso ng pagpapareserve ng lugar, pagpapagdibili ng mga awards, mga ganyan. Dapat dinadelegate, marunong mag-delegate ang isang coordinator. O ikaw ang gumawa ng invitation. O ikaw gumawa ng PowerPoint. Collaboration of all, di ba? Dapat bilang isang leader, marunong ka mag-delegate. Pero wag naman na lahat na binigay mo, wala ka na ginagawa. Okay? Pero kalimitan may ganong co-or. Kasi ang dahilan niya, kasi I will be the point of contact. Which is totoo naman. Na pag nagkaroon ng problem during the program, I will be the one who will answer for that. Okay? Kaso minsan, pag kinong-gratulate, ay, ang ganda naman ng buwan ng week. Talaga, ang ganda talaga. Hindi man lang inaano ang mga teacher, kinukuha talaga lahat ng credit. Of course, sabihin mo, because of of my teachers din, kaya naging successful ang aming English month. Ang math quiz B, di ba? Ayan. Ability and willingness to delegate. Ayan. Next, proper use of authority. Ayan, napakaganda na sinabi rito. Learning when not to use authority is often as important as learning when to use it. Paano nyo ba nasabi na ang co-or nyo is abusado na sa pagiging authoritative? Paano nyo nasabi that your coordinator is too authoritative na at something na abusive na? Lahat po pinapagawa sa teachers. Okay? Minsan, iniisip mo talaga bang pinapagawa sa amin to? O baka inutosan ng principal sa kanya? Diba? Delegates all tasks. Walang naiiwan sa kanya. Ano pa? Nagpa-power tripping. Pwede rin ba mag-power trip ang isang coordinator? Pwede rin ba? Ay nako, ikaw unahin ko sa observation. Ikaw unahin ko sa ananang sa observation. May nag-PM. May kilala po ako. Naku, ayoko na kilalanin kung ni sino yan. Every work is shoved on, is shoved to everyone else. Okay? Pwede mag-power trip ang isang co-or. Lalo pag mga kaibigan niya, hindi ko na-shashika ng lesson plan neto. Pirma na lang. Okay? Paulit-ulit na pinapabago ang LP. Pwede ba yon? Power tripping ba yon? So, as a coordinator, you should be authoritative. Totoo naman doon. Para sumunod sa iyo, but not too much. Okay? Setting a good example. Of course. Sasabihan mo ang teacher mo na huwag malate. Eh, ikaw dumarating ka ng faculty room 1 minute before the bell. Or minsan, di ba, pa nag-bell, you should go to your classrooms
once the bell ay nag-ring na, eh ikaw, ano ginagawa mo? Third floor ang klase mo. Lahat na makita mong teacher sa pintuan, chinichika mo. O, delayed ka. Tapos sabihin mo yung mga teacher mo, pumasok on time. F.O. po muna when it comes to work, friend. Friendship over muna when it comes to work. Setting a good example. Actually, minsan ang hirap, no? Naging teacher ka, tapos naging co-er ka, tapos mag-set ka ng rules, mga regulation na hindi mo ginagawa ng teacher ka. Paano ka papaniwalaan ng mga kasamahan mo? May manayimig ka, hindi ka ka nagpapasa on time ng teacher ka pa eh. Diba? So, ibig sabihin, kahit teacher ka, dapat, ano, may disiplina ka na. Okay? You should set as a good example. And then, the last. Ito yung minsan pinagtatalunan eh. Recognizing the change in roles. May tanong ako and ano yung sagot dito? Bakit may mga coordinators na ayaw nang bumaba sa position? May I know the reasons? Why are there some coordinators na who don't want to step down? Pride? Number one, the first letter P is pride. Bakit pride? Kasi iniisip nila demoted sila. Diba? Pride? Kasi sabi ng mga magulang, ay, dati coordinator yan ng Filipino, bakit ngayon teacher na lang? At alam mo naman mga chismosang magulang, naku, makiginawang ano yan. Alam mo naman sa school, diba? Kahit hindi magulang, kahit mga ibang tao, diba? Okay, pride. Number two, ano pa? Ba't ayaw bumaba? Kasi salary. Totoo naman. May honorarium kay. May pera. May pera sa maging coordinator. Ayaw na. Ano pa? Power. Totoo ba? Power? Kapangyarihan. Siyempre, kapag co-or ka, pwede ka mag-utos ka kahit ano. Ano pa ba? Meron pa bang dahilan? Ba't ayaw ng iba? Bumaba sa pagiging co-or? Authority? That's correct. The power? The pride? The price? Yung salary? Famous? Artista? Famous? Gusto mo maging co-or? Para, gusto niya maging co-or kasi para maging sikat? Parang ang pangit naman ng dahilan na yon. The position, yes. Diba? Prominence, I mean, yes. Additional points in case of promotion or ranking, yes. Pwede rin yun. Okay? The want to change the routine, yes. Sanay na ako mag-check na lesson plan. Ayoko nang chine-check yung lesson plan ko. Ah, sino ka para hindi check na lesson plan mo? Diba? May kilala ba kayo, mga coordinator, ayaw na magpa-observe? Meron ba? Or, itong tanong na lang, dapat pa bang i-observe ang coordinator? Yes or no? Yes. Pero, may mga co-or na parang takot ma-observe. May kilala ko niyan. Takot ma-observe. Ayaw niya na-observe siya. Bakit kaya? Kasi mahisilit kung ano ginagawa niya. Na mas magaling yung iba. Actually, in the observation, sa amin, na ang pinakauna nag-observe lagi are the coordinators. Papanoorin namin lahat yan. Then, susunod na yung mga teacher. And then, we will comment. Dapat mag-comment talaga kami. Hindi pwedeng, ah, yes, ang galing ng co-or. Kasi, there will always be room for improvement. Okay? Pag co-or ka na, magpa-observe ka. Huwag mong sabihin na tapos na ako dyan. Hindi yun. The world is evolving. Pati nga na technology mo, baka nakakartulina ka pa din. O, diba? So, ayun. And also, sa school nyo ba, naging practice na yung pag-change ng coordinatorship? Like every 3 years, 5 years, nangyayari ba sa inyo yun? Oh, every 2 years. Give chance to others so you can have their own influence as well as their leadership style. Iba-iba ang leadership style ng bawat core. Sa school namin kasi, sir, noon, sir, sa DepEd, yeah, every 2 years, nag-change ng target of coordinatorship kasi parang nandun yun sa criteria eh. Parang sa promotion na coordinator or grade level something for 2 years. Parang ganun. Oh, okay, diba? At walang samaan ng loob, diba? Kapag pag naalis yung isang cohort kasi alam naman nila yung ganung kultura. Diba? Parang
Parang ganun na din. And then, parang kung ano din, sir? Parang, for example, kung magpapasahan ng coordinatorship, parang it's a relief sa old na coordinatorship. Kasi, ay, wala nang additional responsibility. Kasi hindi siya compensated sa school namin. Like, parang kung alam siya, it's a title na nandun, tapos i-held mo yan for 2 years, may additional responsibility ka without, you know, compensation talaga. So, kung lang, for papel purposes lang talaga para pagdating ng title lang talaga. Oo, para pagdating ng ranking pack, 2 years coordinator plus points ganun. Kaso walang compensation. Walang compensation. Okay. Thank you, Sir Timmy. Ayan, para sa public schools daw, additional burden ang pagiging coordinator but can be used for promotion and performance rating, 'di ba? In case of retirement or transfer of teacher to other school or may new teacher sa school, ibinibigay ang coordinatorship. Okay, iba-iba talaga tayo, no? So, dapat na practice yon na every 3 years or 2 years, nagpapalit na coordinatorship. Okay? So, ayan. Pero minsan, hindi nangyayari yon. Kasi minsan nga, sabi ng iba, wala nang choice. At nag-i-stay na lang sila doon. Or minsan, kung hindi naman walang choice, sadyang magaling talaga. May mga ganun talaga, no? Ay, hindi namin kayang pakawalan to kasi magaling talaga siya maging co-or. Okay, so maliwanag tayo dyan ha. Now, approaches to crucial managerial situations. Transactional. Yan. Mas may nag-PM pa, nagpahabol. Mas maganda po talaga nagpapalit, sir, to discover new potentials. That's correct. Pag hindi mo tinry ang isang tao, hindi mo alaman na ay magaling pala siya maging leader. Diba? Okay, sige. Next, these are the different approaches to crucial managerial situations. Number one, transactional. Okay, ang isang co-or daw ay nakikipag-transact. It is a concern is acted upon as a distinct problem and solves it based on the present facts. Ang isang co-or nag-check na class record. Okay? Kausap, halimbawa, isang teacher nakita niya, ay, ang dami namang bagsak ng teacher na to. Kausapin niya, ah ma'am, anong ginawa nating remedial or intervention para yung mga bata hindi bagsak. May ibag-transact ha. Ano kaya, miss, mag-offer tayo ng free remedial every Monday sa science, sa grade 7, grade 8 sa Tuesday, pwedeng ganun transact? Ganun ang isang core. Okay? Next, negotiating. May pag-negotiate ka. Halimbawa, ganito. Yung core ko sa science dati, bago mag-pandemic, may pag-negotiate sa, kasi senior high school STEM ako. So, yung core ko sa science, kakilala niya kasi yung Philippine Astronomical Society. So, Astronomical Society, it's a non-profit. Wala silang pera. So, gusto nila mag-celebrate ng na kanilang anniversary. Naisipan nila na sa St. Paul ganapin, Manila. Gusto lang gamitin ng hall. And hall kasi is 20,000 per day ang rent. So, wala silang pera. So, ngayon ay pag-negotiate yung core ko doon sa president or founder ng Astronomical Society. Ang sabi niya, sige, we will let you use our function hall, the founder's hall, pero let's have this kind of negotiation, okay? Mag-seminar ka sa mga STEM students namin and then turuan mo sila humawak ng telescope. Pumayag! Kasi ba naman yung mag-seminar ka, di ba? Mag-seminar ka at turuan mag-telescope ang mga bata. So nag-agree sila, actually si Sir Felicitas agree din sa ganon. So it's a win-win situation. Nakapag-celebrate sila ng kanilang anniversary and also, ang mga STEM namin, natuto mag-telescope, di ba? Nag-benefit din yung Astronomical Society, nakapag-recruit pa sila ng members. Alam niyo ba, maganda pa, walang pera ba to o meron eh. Nagbigay pa sa amin ng 2 telescopes. Magkano ang telescopes? Mga 30 to 40,000, di ba? Bilang regalo. O di ba? This is a win-win situation. Negotiation. Ang gandang negotiation yun. Ang mga bata natuto pa sa astronomy, especially our STEM students. Di ba? Now, kaso may nangyari kasing bad negotiation sa mga school. Sige, example. Sige, kunin nyo libro namin. Ipapasyal namin kay sa Boracay lahat. Ay! Is that a good negotiation? Yes or no?
No. No, bakit no? Makakalibre ka ng Boracay? Magkano ba mag-Boracay? Diba? Hindi ka makakuha na pang Boracay. No, sir. Can relate. Nako, maraming ganyan na mga publishing. Hindi lang magkasabi. Ayoko na mag-talk. Ayan. Sige. Oh, hindi na, sabi ni Miss Bell, hindi na nag, ano, hindi na nagbe-benefit ang students. Oh, sige, ganito. Kunin niyo libro namin. Okay. Lalagyan namin ng flat screen TV ang lahat ng classrooms. Good or bad negotiation? Nako, ang hirap. Sige. Kunin niyo libro namin. Basta may TV lahat ng classroom. Sabi, no. Ano? Ano? Yes daw. Pero pag, paano pag yung libro pangit? We will check the books first. Walang check-check na. Kung kailangan nyo kunin para may TV kayo. Magkano ba ang TV flat screen? Sabi mga 40,000. Imagine, ang laki tipid ng school pag kinawa mo yun. Okay. May book, wala kang book evaluation, Sir Lucas eh. Talagang garapalan. Talaga kunin mo libro namin, may TV ang bawat classrooms nyo. Actually, it's a bad negotiation. Number one, we cannot compromise the learning of our students. Totoo yun. Tandaan nyo, sa mga tindahan, sino ba may mga promo? Sino ba may mga discounts? Yung mga mabenta bang pagkain? O yung mga hindi mabenta pagkain? Ano? Ano ba yung mga 50% off, 70% discount? Yung maganda ba? Ano? Hindi po mabenta. Hindi mabenta. Ganun din tayo. Sa education, ba't sila nag-offer ng ganun? Kasi walang nabili sa kanila. Okay? Diyos ko, maraming ganyan. At minsan, naranasan nyo na ba to? Nag-evaluate ka ng libro. Ito ang pinili nyo. As pagdating ng school year, hindi yun ang librong napili. Meron bang ganyan? Totoo ba yun? Totoo. Okay. Yes. Kasi Rex ang pinili namin, Phoenix ang kinuha. Hahay. Ay, galing. Galing lang. Nagsabi na ganun ng mga publishing company, no? Rex and Phoenix. Ay, hindi na ako sa kanila. Kaya okay lang. I can relate. Ay, nakaka-relate si Liben at si Kwan yan, si Christina. Yeah, we can relate with that, sir. Of course. Diba? Nagsunod-sunod ka palang comments. Rex, ang gusto namin kasi napaka-nice ng mga content and activities pagdating sa publish, pagdating sa school. Ay, bakit Phoenix? Walang ka activity, puro content. My God. Yes. Pinagawa pa ba kayo? Tapos ang ending, ang Rex, tapos ang ending, ang Rex pa rin, may binigay naman silang parang teacher copy or student copy. Doon pa rin kami kumukuha ng mga, hindi nagamit yung Phoenix. Ay, nako. Siyempre, pag dumating na yung order, may magagawa pa ba kayo? Wala na ka na magagawa. Wala ka naman ibalik mo pa yung mga libro. Maraming ganyan. Kaya pa nag-evaluate ng libro, hindi man madali. Magkukomento ka, di ba? As biglang, ay, naiplano mo na yung lesson mo, di ba? At totoo yun, sabi Sir Dante, it's the admin decision. Totoo yun. Meron ako core dati, sa dating school, kung pag-away talaga, hindi yan, Monsignor ha, Catholic school ha, Monsignor, hindi yan ang in-order namin. So, hindi pwede kasi pinagawa nila ang laboratory ninyo. Yun ang sinabi. May nagawa ba ang core ko? Wala na. Kasi nandiyan yung order eh. Totoo naman, napagawa ang ano ang laboratory. Tingin nyo ba, laboratory lang ba meron? Malay mo, may binigay pa yung iba na hindi natin alam. Alam nyo yan. Diba? Under the table. Lalo pa mga Pasko-Pasko. Dati nakita ko yan. No? Ang dami mga ano daw. For raffle daw sa Christmas party. Pagdating sa raffle, nawala yung TV. Oh, alam na. Nako. Ako nagsasabi, it's a bad negotiation. At bilang isang co-or, tumindig ka sa tama. Okay? Alam nyo yan. Madaling masilaw sa pera, sa mga tangible things. But don't forget, you're a teacher. You should be a role model. Integrity. That's correct. Nakarelate ka sa libro, ha?
Ako rin, dati, dating school ko. Yeah, sa mga librong yan. Pero actually, buti naman sa science, hindi siya napapalitan talaga na totally. Kahit pa paano, maganda-ganda pa naman. Ayan. So bilang isang core, meron kayo mapag-negotiate. Next, yan. Investigative. Ang isang coordinator, nag-investiga yan. Parang, kanina lang din. Nakita niya, out of 40 students, 20 bagsak. Hindi niya pwedeng sabihin, naku, ito teacher, ito puro kasi ito, ano eh. Puro kasi ito pasulat na pasulat, hindi nagtuturo ito eh. Kaya mo, ang bagsak, 20? Ganun. Hindi pwedeng ganun. Tignan mo ang class record, bakit ba 20 ang bagsak? Ah, okay, kasi hindi kasi nagpapasa ng assignment, bagsak ng first test. At iisip agad siya syempre ng solusyon. Ma'am, bakit naman bagsak ng first test? Hindi ka pala paritake ng quiz. Investigative. Okay? And then administrative. Of course, as a coordinator, kailangan alam mo ang rules ng school. Ito, can a coordinator hire a teacher? Yes or no? Can a coordinator hire a teacher? For example, pasokan na, wala kayong teacher. Pwede mo mag-hire ang core? Can he or she decide kung sinong i-hire? I think not, sir, but can recommend. Yes, can recommend. Kasi di ba, during the hiring process, merong demonstration. Tama ba ako? Yes. And then, pwede siya mag-recommend. Or sometimes, nag-i-interview pa nga, di ba, si coordinator? Mm. I can recommend sa HR. Okay, sige. Totoo naman yon. Not 100% na ikaw talaga mag-decide. Of course, may HR, may principal. Okay. Sa public ata, hindi pwede. Mr. Dante, hindi siya pwede mag-part ng hiring process ang isang core? No, sir. Sino nag-hire? May ano sa public school, mayroon pong ranking committee. So most of the time, ang ranking committee po, kasi district-wide kasi po yung pag-evaluate ng mga applicants. Most of the time, principal po, school principal ang mag members ng ranking committee. Ah, okay. So, yun, so walang depende part sa fitness. Walang part ang Thank you, Sir Dante. How about this? Can echo or fire his or her teacher? Kanina hire, ngayon fire. Sabi ni Ms. Lieben, no daw. How about the others? Can a coordinator fire? Hindi. Why? Kasi it will go through a process, right? I think so. Yes. It should be a process. Yes, that's correct. Pwede magbigay ang core ng mga pertinent documents kung bakit i-fire. Yeah. Pwede siya mag-recommend. Pero hindi siya didiretso ng HR. Diretso muna siya ng principal. And the principal will recommend it to the HR. Okay? Ganun dapat. Sige. Sir Dante, sa inyo, paano naman yan sa public? Sa public, sir, I think magdaan pa yan ng may committee yata. I forget the name sa committee. A grievance committee. May reklamo. Oo, magdaan sa grievance committee. Pag may reklamo sa isang teacher or sa isang employee. But definitely, even the principal cannot fire. It's the civil service. Ah, okay. So, ibig sabihin, matagal din ang process sa public para matanggal. Yes, matagal. Yes, sir. Matagal ang process. But it depends kung gaano kalala ang kasalanan. Yes, sir. Pag ano talaga yung evidence na grabe talaga yung kasalanan ng teacher or ng employee, so it's the the civil service ang mag-ano sa amin. Ayan. May nag-PM, sir, Dante. May nag-PM. Yes, may natatanggal daw ba sa public school? Ikaw, based sa experience mo sa public, may kilala ka na matanggal? O narinig? Yes, I heard someone na nag-resign na lang para hindi siya makaiwas siya ng administrative case. So he eventually resigned para hindi siya ma-file ng administrative case.
po. So, pag hindi siya nag-resign, siguro natanggal yun dapat siya. Pero nag-una na lang siya, I mean, he resigned first para hindi na yun umabot yung kaso na administrative case. I learned someone. Oh, may nagtanong ulit. Ang dami nagpa-PM, no? Sir, pagtanggal ba, pwede pa kaya na bumalik sa public o hindi na? I don't think so. Depende po sa kaso na siguro once natanggal, eh, hindi na siguro. Actually, depende. Depende sa yung ano ba yun, yung hatol ng judge. Kung, but for me, I think mahirap mag-apply pag meron ka ng administrative case or pag may kaso na, lalo nahatol na yung okay. Case na yung guilty, something like that. So, pag guilty yung ano sa'yo, so I think, kaya nga itinanggal ka sa public service, I think it's mahirap or hindi na matanggap, sir. Okay, thank you, Sir Dante. Ako, naging tanong si Sir Dante, no? Ayan, actually, it's, di ba, kahihiyan mo na rin yun, no? Kung mag-apply ka ulit. Di ba? Nakakayanan. At saka, tandaan nyo, there's a bigger world outside sa school na pagtrabahuan mo. Totoo yun. Malulukot ka kasi nawala ka sa school, pero maraming opportunity sa labas ng school. Alam nyo yan. Diba? Ako, nung ako ay nag-resign sa unang school ko, nalungkot ako. Pero sabi na, there will always be life after this school. At naniwala nga ako. At nakaya nga nasa St. Paul ako ngayon. Totoo yun. Minsan, diba, yung mga nasa ibang bansa, diba, dati nagkaroon ng pandemic, I don't know. Natakot din ba kayo, matanggal kayo nung time nung unang taon ng pandemic? Natakot kayo, diba? Of course, hindi mo alam ang magiging buhay mo. Yung mga iba, natanggal. Totoo yun. May kilala ba kayo mga natanggal? Meron, di ba? Pero nakita nyo ngayon, buhay pa rin naman sila, di ba? Ibig sabihin, may opportunity pa din. Nakakalungkot lang, di ba? Pero makikita nyo ngayon, meron naman silang buhay pa ulit. Ibig sabihin, may opportunity. Kaya huwag malulungkot. Is immorality an issue in government service? I think, Sir Lucas, I think kahit hindi government service, I think it's yes, immorality. It's kahit private or public, it's an issue talaga. May kakilala ako nag-resign din, nag-transfer sa ibang division, teacher pa rin. Okay, baka it depends siguro. Ayan, Sir Lucas, matawa. Of course, immorality, kahit naman sa lugar it's really a grave issue talaga, ang immorality. Okay, ayan, sige. Napunta tayo sa mga issue ng school. But coordinator, they cannot really fire. They can only suggest or recommend. Pero mahirap sa part ng isang core yun. Totoo yun. Magtanggal ang isang teacher. Ayan. Ano oras ba ang break natin? 4 o'clock ba? Hindi ko maalala eh. Can you look at 4 p.m.? Sige, before we proceed, can we have our break and be back at 4:30 p.m.? Sige ha. I'll just turn off my mic and my video. So see you ng 4:30 before you proceed. Thank you.
Hello? Are you still there? It's already 4:30 p.m. Yes, po. Yes, po. Hi there. Hi. Good afternoon. Konting push na lang. Tapos na tayo. Okay? So let's continue now our discussion. So here are the different roles of a supervisor. Number one, they are the coach. Sige, pagsamahin ko na yung coach siya, counselor. They give advices. Okay? Pieces of advice. But the main difference between coach and counselor, okay, pag sinabi natin coach, they identify your weaknesses. Nagkakaroon ba kayo ng post-conference? Like, after the observation, merong post-con na tinatawag. Like, pag-uusapan yung strengths and weaknesses ng iyong observation. At kailangan talaga yun, ha? Okay? So, doon sinasabi, as a coach, ano yung strength mo na dapat ma-empower o talagang ma-stay pa sa observation mo as a teacher? And what are your weaknesses? So, ganun. Counselor giving advice, especially ganito. Why do you think that the newly hired teachers, these are the most crucial part of being a teacher? Bakit kaya? The neophytes, the beginners, yung mga newly hired, why do you think that this is the most crucial part of being a teacher? Someone messaged me, adjustment. Okay. Bakit? Bakit yun ang most crucial? New environment? Okay. Yes. Bakit crucial siya sa mga newly hired? Kasi, sir, especially when you're coming from Philippine curriculum and then you were suddenly switched to a new one like British or American, syempre there's a big difference, but that you need to acquire more. That is why it's okay na mga observations yung mga newly hired teachers, like almost every day, almost every week, parang kayo yung mga sinasalang talaga. So that, para din yung mga teachers, tingnan nila kung nasa tamang daan ba. Okay, yeah. Thank you. Yan. Actually, it's crucial. It's really crucial because it's a deciding year. It's a deciding year for the newly hired. It's like, magtuturo pa ba ako next year? Mag-i-stay pa ba ako sa pagtuturo? Or lilipat na ako ng ibang trabaho? Kaya nga bilang coordinator, you need to be a coach, a counselor sa mga bagong teacher na yan. Nakasalalay sa isa ka rin dahilan kung bakit nag-stay ang isang teacher. Totoo yan. Naranasan nyo na ba yan? Ang school nyo para naging training ground lang? Then aalis na naman yung mga bagong teacher na nilipat ng mga ibang school. Kaya kailangan alagaan ng mga coordinator yan. You need to be a coach, a counselor for them. Nangangapa ang mga yan. This is the time they are learning things that they will be needing or using for the rest of their lives in the profession. That's true, yung PM. That could make or break their profession. That's correct. Kaya bilang ko, or kailangan mong alagaan ang mga bagong teachers. I'm not saying that hindi mo alagaan ang mga dating teachers, pero parang sa bahay, no? Sino mas inalagaan mo? Yung panganay o bunso? Of course, the bunso, the baby. Diba? Ganon din yan. Sila yung mga baby natin. Mga baby na kapag may program, papasayawin ninyo. Lagi initiation sa kanila yan, no? Kapag magbagong teacher, o kayo na magpa-perform, tapos na kami dyan, o kayo na magkakanta-kanta dyan, laging ganoon. Okay? Coach and a counselor. Ano pa? Evaluator. Kasi nag-evaluate ang isang co-or, kailangan marunong mag-evaluate. Ano ba in-evaluate? The observation. Meron maraming iba't ibang klase ng observation. We have announced, unannounced, pop-in, clinical, maraming klase ng observation, performance. So marunong ka mag-evaluate. You can translate, okay, yung numerical rate into words. Di ba yung mga narrative report yan? Hindi lang basta check ka ng check, dapat marunong kang maglagay ng words. Yan. Okay, leader's role. Ano pa?
Why supervise instruction? Simple lang. Kapag walang supervisor, walang coordinator, walang mag-check ng lesson plan. Walang mag-observe. Pag wala yan, ano mangyayari sa teacher? Walang mangyayari. Gagawin niya lang ang gusto niya. At alam niya yan, may mga teacher na pala desisyon. Pasya-pasya. Diba? May mga teacher, kaya minsan gagawin ng aksidente sa classroom. Hindi nagpapakonsult. Yung mga ibang dyan, hindi nagpapakonsult sa co-or bago gawin ang isang bagay. Kailangan mayroong coordinator. Okay? Miscommunication pwede rin mangyari kasi walang supervisor. Imagine walang coordinator. Diba? Ang hirap pag walang coordinator. Tama talaga may academic team leader. Chaotic. That's true. Chaotic yun sa loob ng faculty. Lahat kayo teacher. Sinong boss ninyo? Sinong susundin ninyo? Sino magkocorrect na mali pala ang objectives nyo? Sino magkocorrect ng assessment nyo? Diba? Walang mag-check ng inyong periodical or final test. Mahirap. Kaya kailangan na supervise talaga ang instruction. Okay? Ano pa? Administrators, coordinators must be skilled in these areas. What evaluate? How to observe and analyze classroom observation, information, and other data? How to translate the results of observations and the summary of data into meaningful conference feedback that guides and encourages teachers to improve instruction. Tulad ng sinabi ko kanina. Maraming skill dapat ang isang co-or. Akala nyo ba walang ginagawa? Madami ginagawa ang co-or. Yung paglalakad nga lang ng corridor visit, no? Imagine ilang building meron ng eskwelahan nyo. Ay, yung co-or nyo pa ang tanda-tanda na. Akit panahog, di ba? Paikot-ikot, imagine. Ang grade 7 isang building. Grade 8 isang building. Pagod, di ba? Yun. Dapat skilled talaga ang coordinator. Pero naniniwala naman ako, talaga may time na walang ginagawa ang co-or. For example, tapos ka na mag-check ng lesson plan, wala namang meeting, wala namang parent na kakausapin, diba? Hindi ka naka-assign for the corridor visit. So, may time talagang gano'n. But most of the time, may ginagawa ang coordinators. Okay? Hayahay. Corridor visit sa amin, serendipity walk. Alam niyo ba ang co-or ko? Di ba may merong announce observation? Pag ang co-or ko, nakita ko, kasi malapit yung table na table niya, pag nakita ang co-or ko, may dala siyang special notebook niya, yung kulay blue niyang notebook. Alam ko nang papasok yun sa mga isang classroom namin. Yung napatandaan ko lagi, ay, si Miss dala kanyang special notebook. Nako, baka unannounced observation yan. Kaya ginagawa ko, nauna na ako sa classroom. Kasi pag naunahan ka, syempre minus points yon. So, totoo nga, pag may dala siyang special notebook, ibig sabihin, meron siyang something. Tsaka inaalam ko ang kanyang corridor visit schedule. Inaalam para pag nandiyan na siya, siyempre titingin yun, hindi ka nakaupo. Sister Felicitas, ayaw niya nakaupo ang teacher. Even during sit work, kailangan nakatayo ka. Kailangan nag-iikot ka. Kasi niniwala siya, teachers are facilitators. Ba't ka nakaupo? Ano gawin mo? Ba't nakaupo ka? Nanonood sa kanila? Mag-cellphone? Hindi pwede yun. Okay? So, ayan. Areas for evaluation. Number one, assessing people progress, instructional strategies, adherence to objectives, suitable learning environment. So, isa-isayin natin. Sige. Kung nagsusulat kayo, ito yung una. Assessing people progress. Of course, a teacher, a coordinator should check the class records of their teacher. Kailangan makita niya, first grading, bagsak yung bata. Dapat first grading pa lang, there should be an intervention. First grading. Imagine for first grading, these are the basic topics. Alam niyo yan. These are the fundamental topics and the students' failure subject. What more in the second grading, right? So at first, the coordinator should intervene. Oh, teacher. Ma'am, I can see here that on your first grading grades, there were 10 students who failed this section. Let's intervene. Let's create a remedial classes. If the teacher, if the coordinator will not intervene, obviously, babagsak si estudyante hanggang fourth.
I have a merong school dito sa Manila. I will not mention the name. The coordinator always checks the record. For example, if the teacher is done with the quiz one and will record it to their class record, the coordinators will double check kung tama yung encoded grade. Imagine. Aside from checking if the encoded grades are correct, he also checks kung talaga bang marami bumagsak or pumasa. You need to see the progress of the students. You need to assess as a coordinator. Because at the end of the day, at the end of the school year, may fault din ang coordinator pag hindag-summer or nag-repeater ang isang bata. Okay? Next, instructional strategies. Coordinators should know how their teachers plan. Lesson planning, preparing, presenting the lesson during observations, monitoring student progress, checking the class records, and conducting practice sessions, the remedial classes. I have a question. Are you receiving 18,000 from ESC, TSS? Are you receiving that kind? In sa Philippines, ha? Are you receiving 18,000? Whatever it is, si Ms. Nancy receiving 18,000. How about the other from Hamera Group? Are you receiving 18,000 from the government? It is a teacher salary subsidy, the TSS. Yes, po, our teachers. Yes. What is the main reason bakit merong subsidy ng 18,000? What is it for po? Okay, I'm asking. Sige. Sa mga tumatanggap ng TSS, what's the reason behind that you are receiving 18,000 per year? It's from it's FAPE, GATSPE, marami pa lang ESC from PEAC. Okay, it's a help daw for private teachers. What's the main reason? Sige nga. O hindi nyo alam ang dahilan tanggap na tanggap ng 18,000. What's the reason behind that? 18,000. Yes, once a year they receive 18,000. If the school applies for a subsidy, the students will have this kind of discount or subsidy of 12,000 for junior high school, for senior, I think 18, parang I'm not that sure, as well as the teachers. They are well compensated with that subsidy. Ay, sana all. Yes, there is 18,000. But if you're working in public, wala nang ganon. Sabi, all licensed teachers are given as assistance for teachers. Yes, for what? What kind of assistance? Why you are receiving that 18,000 from PEA? The first reason is, tama, it's for assistance because there are no more rooms for public school noon. And they can accommodate a lot of students. So, if the student will enroll to a private school, they will have that kind of subsidy of 12,000 minus sa tuition fee or miscellaneous ng estudyante. Tulong yon. But for teachers, you are paid 18,000. You are given 18,000 to help the students. That's why you need to conduct remedial classes even after school hours. Gets ba? You are receiving 18,000 not because it's really a subsidy, like wala, mahirap kasi ang buhay. It's not really an economic increase or economic help. But this is the ones na binabayad sa inyo to conduct remedial classes. Nagagets po ba? For teachers receiving 18,000. So huwag kayong magreklamo if you will be having this kind of remedial after class. Okay? Kasi meant talaga yon, yung bayad na yon for that situation, for that scenario. Okay? Nagets ba? Para malaking tulong din yung 18,000. Tama ba ako, teachers? Napupulot ba sa kalsada ang 18,000? Hindi mo mapupulot sa kalsada ang 18,000. Okay? So if you will be a coordinator, you should know this policy. Sana all. Tama, kahit nga 1,000, hindi mo mapupulot eh. Actually, ano requirement for 18,000? Kahit isang teaching load lang. Tama ba ako? Kaya meron kami mga guidance na tuturo kahit isang section lang eh. As long as you are a licensed teacher and you have this kind of one teaching load in junior high school, you will receive 18,000.
And also, as well as, kailangan meron kayong ESC grantee sa school. Actually, it's Attorney Erap Estrada, not Joseph Estrada, it's Attorney Erap Estrada who proposed a bill for senior high school teachers to receive subsidy. Kasi sa ngayon, only junior high school teachers ang nakaka-receive ng 18,000. But yon, they have he submitted a bill for sa private naman din for 18,000, I think 18 or 22,000 for senior high school. But the minimum requirements, number one, license, and second, you are finished with your master's. Hindi pwede senior high school teacher ka, license, but you have not finished your master's, you will not still receive that subsidy. But still a bill, alam niyo naman, matagal naman ang pinapasa kongreso yan. Okay, but it was submitted 2 years ago. I don't know what happened. Actually, nangyari siya during the pandemic, the first year of pandemic. We don't have any news yet about that. Okay, so 5, conducting practice sessions, remedial classes. Okay, 3rd one, adherence to curriculum objectives. Now, ayan, sinasabi ba sa inyo sa school na paggagawa ng lesson plan, dapat na-incorporate yung vision, mission, and core values ng school? Tama ba ako? Yes, dapat lang. Pero ginagawa ba talaga ninyo? Ginagawa ba? Ilalagay ba talaga yung core values sa valuing? Opo, ginagawa pag may observation. Naku, hindi pwede yan. Kailangan laging ginagawa. And as a coordinator, you should check always. Hindi lang naman sa valuing pwede makita ang vision, mission, tsaka core values, philosophy. Pwede sa mismong strategy, sa lesson proper, pwede makita yun. Or even the objectives, pwede mailagay na yun. As a coordinator, you should check if your teachers adhere to the curriculum objectives of your institution. You are RCC, religion, as core of the curriculum, but you cannot see any religious something activity sa isang math teacher ninyo. Then the teacher is not adhering. Kaya ang teacher should check always, okay, the lesson plan. Now, the coordinator, sino lang i-check na lesson plan nyo? Who checks your lesson plan for the coordinators? Academic coordinator, the team leader, pwede, principal. Sometimes in other schools, assistant principal. But now, the trending, itong trending in schools, there is no assistant principal anymore. Why? May mga head teachers kasi po per subject. Ganun. Yes, meron ng academic team leaders. What is the difference between the responsibility of assistant principal to the academic team leaders? Parang wala masyado. Okay. Actually, this only applicable with the small schools. Pero pag big schools ka, we don't have assistant principal. We call that as vice president minsan of academic affairs. That's true. Okay? Now, sa inyo, Sir Dante, sa public ulit tayo, mabalik na naman tayo. What is the role of the assistant principal? Sa ano po, sa public schools, wala naman kaming assistant principal, sir. Ah, wala na din. Yes. Only ano lang principal, tapos siguro next in rank is master teacher. Oh, so, diba? Sa pag-check ng ano lesson plan, ang mag-check ng lang lesson plan sa amin is ang principal at saka i-delegate niya sa master teacher. Okay, yung principal. Pero dati naabutan niyo may assistant principal pa ang mga public school. Wala naman, sir. Ako nag-aaral ako noon, naabutan ko may mga assistant principal. Pero ngayon, tatanggal, wala talaga. Actually, dagdag pasahod din ng mga assistant principal and they still have the same responsibility that can be done by academic team leaders. Diba? I think naman, sir, nung nag-change ng parang ratification whatever sa DepEd, parang in-scrap nga nila yung assistant principal nga position. Ang ginawa nila, principal 1, principal 2, after sa principal 1, ang below niya, head teacher 5, head teacher 4, parang ganun na lang. Yes, tama. For public schools, only principal and master teachers ang mag-check ng lesson plan or DLL. Teacher 4. Pero sa kwa namin, sa school namin, big school kasi siya noon sa Pilipinas,
National High School. May assistant principal, like ang nakalagay sa kanyang kwan is assistant principal, pero ang kwan niya talaga position doon sa school namin is principal 1. Pero assistant principal siya for senior high school. So, siya yung assistant principal na parang in charge sa senior high school. Doon nakalagay assistant principal. Pero sa designation niya talaga sa papel, principal 1. Tapos sa kuan namin, ang principal na main principal, I think, principal 3. Parang ganun. Ah, okay. Kasi ang principal hanggang 4 ata yan eh. Principal 1, 2, 3, 4. Okay. Thank you, Sir Timmy. So, yun. I mean, that's a trend now that there is no assistant principal. We call them vice principal for academics or minsan assistant principal because malaki yung school. Sobrang laki ng school. Okay? Now, as a coordinator, you should check the suitable learning environment. You need to check, especially in science, you cannot have experiment inside the classroom, especially if we will be using some equipment. Diba? You cannot have ball games inside the classroom. Nako, yan ang mga issue noon. Nasira ang jealousy, tumatama sa ilaw. Nako, hindi pwede yon. But if we will be playing board games, chess, yan, pwede yan sa loob na classroom. Again, as a coordinator, you should check the suitable learning environment. Okay? Kaya nga, di ba, minsan pag field trip, may ocular muna bago dumiretso sa mismong lugar. And who joins the ocular? The principal, di ba? The heads, di ba? Sila napunta sa mga lugar kung talaga bang suitable yun. Okay. Actually, may nadagdag nga rin ako rito eh. I don't know if your schools have concessionaires. Minsan, coordinators are also one. Ako, nakapag-try ako dyan noon eh. Napakasarap. Taste test. Ayan. Di ba? Coordinators, minsan, nag-taste test sila. Kung dapat ba talaga ma-hire ng concessionaires na to. Kung healthy ba yung mga pagkain, di ba? Coordinator, minsan, tumitingin din yan. Ayan. Supervision strategies. We have different ways on how coordinators supervise. Number one, they can gather data. Sige. Gather data. How they gather data? Number one, observations. I've already mentioned that pop in and announce, they can gather data. Walkthroughs, informal. Alam niyo ba yung isang core ko dati? Whenever na nag-observe siya sa akin, she always asks for the notebook. Tumatabi yan sa mga estudyante. Patingin ang notebook niyo. Nagpapasulat ba itong sir ninyo? Yan, nakikita niya, nagpapasulat. And then, number two, interview. Then, ini-interview niya na yung mga bata. Kamusta si Sir Das sa classroom? Sometimes, co-or, they interview other teachers also. Diba? Other teachers and as well as parents. Diba? Okay ba magbigay ng assignment si Sir? Baka naman sobrang dami, yung mga ganoon. Documents. Sa amin in science, required kami at the end of the school year to collect what? To collect laboratory works of the students. Kasi chinecheck yan sa PASCO. Diba? Portfolio. Chinecheck din yung portfolio na yan. So, coordinators should gather data. And now we are data-driven. Data is the new gold. And periodical test, tinatabi yan ng 5 years. Okay? Kayo ba? Pag nagpa-finals ba kayo, tinatapon nyo na ba? Tinatapon ba ang final test ng mga bata? Hindi dapat itapon yan, ha? Tinatabi yan within 5 years. Okay? It's an evidence. Marami kami ganyang eksena noon. Teaching conferencing. Collaborative. It's like the POSCON. Whenever my coordinator have our POSCON, it's not only one by one talaga. It's the group. Okay, group talaga siya. Para you will learn. Hindi para pahiyain ka ha with the other teachers sa department mo, but also learn from the strategies. Malaman mo yung weakness as well as lalo ng strengths ng isang teacher. That's collaborative teaching conferencing. Pero when we say guided conference, it means that involved na ang 2 departments. For example, may ginawang kasalanan ng teacher. Halimbawa, minura niya ang estudyante. Hindi na yun minsan sakop pa siya ng core, pero kailangan mo na ng principal's office dito. Diba? Or minsan HR department pa. Guided. You need another department for that kind of conference. Kalimitan nangyayari ito pag nagkaroon ng kasalanan yung teacher or may nagreklamang parent. Minsan nakakainis, no?
I don't know if you have experienced this. Isang reklamo ng estudyante, mag-a-adjust ang buong school. Tama ba ako? Nagreklamo lang ang isa, damay na yung lahat. Anong example nito? For example, nagsabi lang yung teacher na ang dami magpa-assignment, hindi na pwede magbigay ng assignment. Diba? OA, masyado. Parang isa lang yan. Ang dami batang ano. Minsan ganun ang school. Especially private school. Kasi akala nila mga Diyos ang mga ano magulang kasi nagbabayad. Pero no, ha? No. So yun. Guided conference. Memorandum and letters of reprimand. Yan, written materials. Ito, teachers. Nagkakasala ang mga teachers niyo. For example, hindi nagpapasa ng mga requirements. Una, verbal. Tama ba ako? Next, written. Make sure, kahit verbal yan, pasulatin nyo sa notebook nyo. Nyari, I have talked to Miss Blank because of frequent absenteeism. For example, always late in the class. So, papirmahin mo, written. Verbal. Kahit verbal, pasulatin mo, and date. Para pagdating ng second time na gawin niya ulit yun, pwedeng written na, written material. Diba, ano ibig sabihin ng file 201 sa HR? What is file 201 sa HR? Dapat alam niya bilang isang ano, bilang isang teacher, bilang employee, what is file 201 sa HR? Staff file? Yes. Ito yung file natin. Tayo, file individual. Bawat isa sa atin may file sa HR. Sa human resource, we call that 201 file. Andun ang mga memo natin, written reprimand, kung may suspension tayo, doon nakalagay yon. Okay? Dapat bilang ko or alam mo yon. At minomonitor mo ang iyong teacher. Okay? Ayan. So, tapos na ang ating lesson. Yan ang inaantay natin. So, now for... Let me stop sharing na. Ayan. So, ngayon, okay, I have here course applications 1 and 2. Okay? Kahapon. Now, you will have now 2 course applications. Yung isang course application, it's situational activity. For example, nagsampalan ng dalawang teacher mo. Bilang core, anong gagawin mo? O, diba? May kijoin ka ba sa sampalan nila? May kipag-away ka rin ba? I'm going to give you 5 situations, okay? And as a coordinator, what you will do? For example, isang teacher, minamaliit ka, sumbong ng sumbong sa principal na ginagawa mo. Anong gagawin mo? I-record para viral. Sabi nung isa. Okay. Naku, hindi tayo pwedeng cloud chasing. Hindi tayo pwedeng ganun, ha? We need to be simple teachers. Plain teachers lang tayo. Okay? Ayan. So, situational analysis. That's a course application. Another one is reflection. I want you to reflect. Meron naman yan sa ano, no? Dun sa 3 lacking experience, 3 lacking leadership skills mo, paano mo siya ngayon ma-enhance after we discuss everything? Okay? Yun lang ang papagawa. So we have 4 course applications, 1 and 2 yesterday. Meron pala kanina 3 pre-assessment activity, the word art. Then we have the situation analysis. And then you have the reflection. You will be submitting everything next week, September 25. Okay? Okay lang ba yung 1 week? Kaya naman yung paisa-isahin lang naman eh. I know you are also doing things during weekdays as a teachers, as a non-teaching or non-academic. But yeah, ito lang hinihingi ko. You will not be creating term paper. Gusto ba term paper? Research? Wag na. Simpleng seat work lang. Okay? Application yon. That's OBE, Outcomes-Based Education. Okay? Then, I will be posting... 2nd checking of attendance later. Please answer that for the 2nd checking of attendance for today. Kasi hinihingi ng secretary ni Miss Amy or May Soliak ang aming attendance. Para yung mga hindi umattend, they will attend the next curriculum implementation. I think the next one is October. I will be the teacher. I think October 8 and 9 ata, yung mga hindi nakatapos. Okay? Ayan, so... Thank you so much. Can we have another picture?
Sir, sir, paano yung wala kahapon pala? Wala kahapon. Oh, ayan, si Sir Tim, nakita ko ang email mo. Okay, I will be sending the recording. May recording naman. I-upload ko lang tomorrow. Naku, mahaba yung kahapon. Okay. Yes, everything will be posted in the Google Classroom along with the guide. Yes, the same with yesterday. Okay? Sige, let's have our picture. Can you please open your camera? Ayan. So I can have a proof that I'm teaching during weekend. At hindi ako naglalaba. Okay? Ayan. So yung others, can you please open your camera? Hi, Professor. Just want to confirm about the assignment you just said. Would you post it on the meeting that you have yesterday? Yes, I'm going to send... Yeah, because yes. We don't have access to that meeting because yesterday we don't join that meeting, so we probably won't see it. Yes, I will be sending the recording of yesterday's session in our Google Classroom, as well as you can see in our Google Classroom the different activities I posted yesterday. Okay? Okay. Thank you. Thank you, Professor. Okay, thank you. So let's have our picture now. Sige, I will take a screenshot. So 1, 2. Okay, another one. 1, 2. All right, thank you. And it's nice teaching you Dubai, Nopti, Hamero, and some Chinese students. So, and some also students from Bulacan and other parts of NCR. So let just kindly wait for my posting later. Allow me 5 minutes to finalize the things that I need to post. Okay, so well, thank you, and I hope to teach you again. Thank you, and have thank a good day, guys, everyone. Thank you, sir. Bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Yep.